Kahit iniutos na ng Department of Foreign Affairs ang mandatory evacuation sa mga Pinoy sa Ukraine, hindi pa rin makalikas ang ilan nating kababayan dahil sa takot na bumiyahe papunta sa evacuation site. Saksi, si Maki Pulido. Malaking apoy at usok ang sumalubong sa mga bumbero sa Ukraine nang respondehan ang nasusunog ng mga oil depot. Ang pinagmulan ng sunog, dalawang Russian airstrike ayon sa State Emergency Services ng Ukraine. Walang naitalang sugatan sa insidente. Sa ibang bahagi ng Ukraine, kahit gabi na ay tuloy ang mga rescue operations kasunod ng mga insidente ng shelling. Dahil sa kabi-kabilang pag-atake, patuloy ang paglikas ng mga refugee na aabot na sa higit 1.7 million. Isang Pilipinong si Rhea Rose na nangangamba sa kaligtasan nila ng 7 buwang gulang niyang sanggol at asawang Ukrainian. Pagsapit ng dilim, patay raw ang lahat ng ilaw sa kinaroroonan niya sa Ukraine. For safety purposes, pag walang ilaw po, di ba, wala silang makikita. Protocol po yun, ma'am, sa lahat dito. Itinaas na ng ating Department of Foreign Affairs sa Alert Level 4 ang Ukraine at nagpapatupad na ng mandatory evacuation para sa mga kababayan nating naiipit sa gulo. Gusto ni na Rhea Rose na makipagkita sa DFA team pero... Parang kailangan po namin na pumunta mismo doon sa Lviv, which is very dangerous po at this time kasi explosions are still anywhere. And then we have babies po. Sa ngayon, ligtas at malayo sa sentro ng bakbakan si Rhea Rhodes. May evacuation center din sa kanilang lugar kung saan tumutuloy ang ilang libong Ukrainian refugee mula sa iba't ibang syudad. Si Rhea Rhodes nananawagan din ng donasyon para sa kanila. Kaninang umaga, dumating na sa bansa ang 21 seafarer na crew members ng MVC Breeze na naipit sa gulo sa Ukraine. So anong pakiramdam nyo ngayon? Dito na kayo sa Manila. Kaluwag sa dibdib. Maligayang. May mga seafarers pang hindi na ililikas dahil malapit sila sa gulo. Pero pagtitiyak ng OWA, rest assured, all while on board their ship, they are all safe and sound. Meron sufficient food provision doon po on board para sila po ay makasurvive. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kaigaan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.